Hello mga kabuti! Sa video natin ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang action plan. Wow! Sa description sa ibaba, nandyan po yung link para ma-download po ninyo yung aking ginawang sample template ng action plan. So bago natin umpisahan, ano nga muna pala ang isang action plan? Ang action plan ay isang listahan ng ating mga gagawin upang ma-achieve natin ang ating goals. Gaano kahalaga ang isang action plan? Tara, diretso tayo doon sa may template ng aking sample action plan. So ito yung ating template. So depende po sa inyong organization, sa inyong institution, kung ano ang ilalagay dito sa may parting header or heading ng inyong action plan. Sa baba ng action plan, dyan nyo po ilalagay ang inyong designation o kaya ang coordinatorship na ibinigay sa inyo. Sumunod po dyan, nasa table, ilalagay po ninyo dyan ang inyong kumpletong pangalan. So mas mainam na unahin natin ang ating last name, first name, saka yung ating middle initial. Position, yan, kung ano pa ang position natin sa ating pong company o sa ating pong institution. Itong mga email address, sex, kung kinakailangan or hindi naman kinakailangan, so nasa sa inyo po. So depende po sa institution ninyo. Ayan. So ito po yung part ng isang action plan. So meron siyang 7 columns. So una, meron tayong objectives, activities or strategies, time frame, participants or beneficiaries, mga resources needed, expected output or outcomes, at remarks. Dito po sa objectives, so dito po ilalagay natin yung ating mga target goals. Pag sinabi po natin objectives, it has to be SMART. It has to be specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Diyan po sa second column, diyan nyo po ilalagay ang tinatawag na activities or strategies. Sa third column, dyan po nakalagay ang tinatawag naman nating time frame. So yan po yung ating magiging talaan kung kailan natin dapat magsimulan at tapusin ang ating objectives. Sa pang-apat na column naman, yung participants or beneficiaries. Sino po ang magiging beneficiaries ng ating target na ito? So dyan po naman natin siya ilalagay sa pang-apat na column. So dyan po sa pang-limang column, dyan po yung tinatawag nating resources needed. So may nakalagay po dyan na optional. Ibig sabihin po, so maaaring ninyong lagyan or maaaring hindi ninyo lagyan yung part na yan. Kasi kung wala naman kayong gagamitin na resources. Yung pang-anim na column, yung tinatawag nating expected output or outcomes. So ibig sabihin po, ano po ba yung mga posibleng kahihinatnan ng ating ginagawa? Ano po ba yung magiging output? Ano ba yung magiging kalalabasan ng ating pong ginagawang activities? Then sa remarks, yung panghuling column naman, dyan mo naman po ilalagay yung alimbawa, yung status or yung updates ng inyong goal. So yan po yung 7 columns ng ating action plan. Yan. So maaari kayo dyan maglagay ng more than 2 or more than 1 na objectives. Ang action plan, usually ginagawa natin yan during the beginning of the school year. Yan. So dyan natin ilalagay yung ating mga target objectives or target goals na kailangan nating matapos sa loob ng isang school year. Yan. So bilang isang coordinator or bilang isang naatasan na yan, coordinator. Dito naman sa may ibaba, meron po dyan kayong ilalagay na prepared by. So, syempre, kayo yung gumawa ng action plan. So, ibig sabihin, kayo po yung nasa name of personnel. Tapos, dito naman, yung date, kung kailan nyo siya ginawa. At yung pangalawang column naman, yung approved by, yan po yung name ng inyong immediate supervisor. So, sa amin po, sa school namin, yung pangalan po ng aming school principal. Tapos, kung kailan niya naman, pinirmahan yung ating action plan. So, ganyan lang po kasimple ang paggawa ng action plan. So,
So sana po may natutunan kayo at maraming salamat. Sumainyo ang kabutihan.